Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Ngayon pong kalagitnaan ng Agosto, asahan pa rin ang epekto ng mahinang habagat or southwest monsoon dito lamang po sa may northern Luzon at siyang nagdadala pa rin ng mga pag-ulan doon na minsan po ay malalakas. Samantala, base naman sa ating latest satellite animation, wala na po tayong namamataan na bagyo or low pressure area na papasok or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility, and for the next 2 days, wala rin tayong aasahan na bagyo sa loob ng park. By today po, araw ng Thursday, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon at mga pag-ulan dito sa may western section ng Northern Luzon, kabilang ng Ilocos Region, Batanes, and Babuyan Group of Islands. Light to moderate rains with the times heavy rains po ang aasahan ngayong araw, kaya't mag-ingat pa rin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa natitirang bahagi naman ng Luzon, asahan pa rin ang fair weather conditions. Pag sinabi nating fair, wala naman tayong aasahan na tuloy-tuloy na malalakas na ulan at hangin. Asahan actually ang maaraw na umaga sa maraming parte po ng Luzon, kabilang na dyan ng Metro Manila hanggang sa tanghali na po yan. And then pagsapit po ng hapon hanggang gabi, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na siyang sinasamahan pa rin po ng mga pulupulo mga pag-ulan. Mataas ang chance ng mga localized thunderstorms natin dito sa may areas po ng Cagayan Valley, Cordillera Region, Central Luzon, hanggang dito po sa may Metro Manila, Rizal, and Northern Quezon, lalo na from around 2 to 6 p.m. At dahil fair weather tayo, asahan ng mainit na temperatura pagsapit ng tanghali sa maraming lugar sa Luzon. Pinakamainit pa rin sa may Cagayan and Isabela. Hanggang 35 degrees Celsius po ang ating air temperature. Asahan din between 33 to 34 degrees Celsius sa may Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, hanggang dito po sa may Metro Manila. Maximum temperature po yan. At dito naman sa may Cordillera Region, mananatiling malamig pa rin. Katulad sa Baguio, hanggang 22 degrees Celsius sa tanghali. Sa ating mga kababayan po sa Palawan at sa Visayas, asahan ng maaraw na umaga hanggang tanghali dahil hindi nakakaapekto dito ang habagat. Pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, bahagyang maulap hanggang maulap naman ang kalangitan, at meron lamang mga piling lugar na magkakaroon ng mga localized thunderstorms o yung mga pagkitlat, pagkulog at mga pag-uulan na nangyayari lamang po sa mga certain localities. Magiging mainit din po pagsapit sa tanghali dito sa Palawan and Visayas, between 32 to 33 degrees Celsius ang maximum temperature. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, make sure po na meron tayong dalang pananggalang sa init. Asahan din po ang maaraw na umaga hanggang early afternoon. Epekto po yan ng mga localized thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Possible nga yung mga pulupulo at mga saglit na pag-uulan, lalo na sa may areas ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, and Caraga Region. So yung mga dadalhin natin na payong or pananggalang sa ulan, sa init, ay posibleng pananggarin po sa ulan. Temperature naman natin dito sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo na sa mga syudad, between 33 to 34 degrees Celsius ang maximum temperature. Para naman po sa mga maglalayag nating kababayan, ngayon at sa susunod pang dalawang araw, wala tayong gale warning na itataas o yung mga sea travel suspensions dahil magiging mahina pa rin po ang hanging habagat. Between 0.5 or kalahati hanggang 1 meter po ang taas sa mga pag-alon sa malaking baybay ng ating bansa. Pero pag meron tayong mga thunderstorms, lalo na sa may northern and central zone, posible itong umakyat sa hanggang 2 metro. At simula po bukas hanggang sa weekend, mananatiling mahina pa rin po ang southwest monsoon. Possible na makaapekto na lamang ito sa may extreme northern Luzon at siyang magdadala pa rin po ng mga pag-ulan doon. Kaya't mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa doon sa mga areas. Kabilang na rin dyan yung Ilocos Norte, mainland Cagayan, plus Apayao. Samantala, sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, asahan pa rin for the next 3 days ang bahagyang maulap at misa maaraw na kalangitan. Then madalas po sa hapon hanggang sa gabi ang mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. At hindi pa rin natin inaalis yung chance over the weekend na may mabuo po na low pressure area somewhere dito sa may northern boundary ng ating area of responsibility. So maring nasa loob siya ng PAR, sa may Ryukyu Islands, or maring nasa taas sa labas ng PAR. Kaya patuloy po tayong magbomonitor.